ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon ay pangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng farm machineries and equipment para sa 7 agrarian reform beneficiary organizations sa probinsya ng Lanao del Norte na may kabuuang halaga na 2.68 million pesos. Hinihiling po natin ang ating mahal na Pangulo na pangungunahan ang pagbibigay ng Certificate of Project Turnover ng isang unit ng Banana Slicing Chopping Machine sa Buwalan Agrarian Reform Beneficiaries Marketing Cooperative na kinakatawan ni Nelin Yane. Isang unit ng mobile rice mill sa El Salvador Farmers Multipurpose Cooperative na kinakatawan ni Aldila Arazo. Isa pang unit ng 4x4 mini hauling truck sa Buriyasan Gamal Pili Dansalan Marketing Cooperative na kinakatawan ni Mary Jean Balsa. Isang unit ng 4x4 hauling vehicle sa Tabulwan Agrarian Reform Beneficiary Organization na kinakatawan ni Makakuna Matuan. Isang unit ng mobile corn sheller sa Maliwanag Maigo Agrarian Reform Community Marketing Cooperative na kinakatawan ni Nestor Alki Salas. Isang unit ng farm tractor sa Ramain 2 Farmers Agriculture Cooperative na kinakatawan ni Lani Bantog. Ang panghuli, isang unit ng rice mill sa Darulamal Organic Agrarian Reform Beneficiary Farmers Agriculture Cooperative na kinakatawan ni Rahim Bumbaya. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paon na rin ang mahal natin panahon na magbabago at iayos ang
pagbabago, patungo sa pag-asenso. Magsikat ng mabuti ka nang kuminhawa tayo. Pag-umalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maayong buntag sa inyong tanan! Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon upang makibahagi sa distribution of land titles and support services dito sa rehiyon ng Northern Mindanao. Sa puntong ito, tunghayan po natin ang isang audiovisual presentation sa milestones ng Department of Agrarian Reform Regional Office 10 sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulo. Maligayang pagdating sa DAR Region 10, isang lugar kung saan ang pangako ng reformang agraryo ay natutupad sa pamamagitan ng dedikasyon, kasipagan at pagtutulungan. Isa-isa nating alamin ang naibigay na serbisyo ng DAR sa limang probinsya na bumubuo ng Region 10. Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte at ang Misamis Occidental. Agrarian Reform Milestones in DAR Region 10 under President Ferdinand R. Marcos Jr.'s Administration. Ang unang mandat. Sa kabuuan, ang DAR Region 10 ay nakakapamahagi ng humigit kumulang 4,900 hektarya ng lupa sa 4,928 agrarian reform beneficiaries sa ilalim ng Marcos administration. Claiming today land reform throughout the entire Philippines, we must allow the tenant to now acquire ownership ultimately of his land. Ang New Agrarian Emancipation Act ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong July 7, 2023 bilang batas. Sa kasalukuyan ay mayroon nang naitalang 9,932 hektarya na lupain at 5,888 ARBs ang napabilang sa classified land holding para sa kondonasyon. Katuwang ng World Bank, pinatupad ng DAR ang Project Support to Parcelization of Lands for Individual Title. Sa limang probinsya ng Region 10 ay naipamahagi sa 1,304 agrarian reform beneficiaries ang 1,392 individual e-titles, humigit kumulang 1,518 hektarya ng lupa. Ang pangalawang mandato. Mamahagi ng suportang serbisyo para sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Ginagamit ng DAR ang Agrarian Reform Community Development Strategy. Ang Region 10 ay may 176 agrarian reform communities at may 524 agrarian reform beneficiary organizations. Dito ibinubuhos ang mga proyekto ng pamahalaan sa pamamagitan ng DAR para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Ang pangatlong mandato. Ang aming mga legal na pangkat ay nakatuon sa patas at makatarungang pag-aayos ng mga kaso ng agraryo. Tinitiyak na natatanggap ng mga magsasaka ang tulong na kailangan nila upang malutas ang mga alitan at maprotektahan ang kanilang mga karapatan. Zero backlog sa parehong darab at legal na desisyon sa DAR Region 10. Maraming salamat po. Ngayon ay dadako na tayo sa seremonyal na pamamahagi ng land titles sa ating agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamamahagi. Hinihiling din po natin sa ating stage party na samahan ang ating mahal na Pangulo. Ang mga beneficiaryo ng land titles ay mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng Northern Mindanao. Una ang mga beneficiaries ng Bukidnon na kinakatawan ni na Milben Legayada Sr.
sa 1,346 CLOA beneficiaries. At Jonabella Calag para sa 213 E-Title beneficiaries. Pangalawa, ang mga E-Title beneficiaries ng Kamigin na kinakatawan ni na Virgilio Bia ng Katarman. At Nestoria Abregana ng Mahinog. Pangatlo, ang mga beneficiaries ng Lanao del Norte na kinakatawan ni na Dolly Alin para sa 329 CLOA beneficiaries. At Mahmoud Barando para sa 320 E-Title beneficiaries. Pang-apat, ang mga beneficiaries ng Miss Samis Occidental na kinakatawan ni na Boyet Bogo para sa 188 CLOA beneficiaries. At Teresa Zapatos para sa 204 E-Title beneficiaries. Panghuli, ang mga beneficiaries ng Miss Samis Oriental na kinakatawan ni na William Angkay para sa 162 CLOA beneficiaries. At Jaime Ragrag para sa 84 E-Title beneficiaries. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating Agrarani 4 beneficiaries. Sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan po natin si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Please, magsiupo po tayo. Ang lead agency natin ngayon na namumuno dito sa ating mga para tulungan ang ating agrarian reform movement at sa pagbigay ng suporta, pag-ayos ng mga titulo, Secretary ng DAR, the DAR Secretary, Secretary Conrado Estrella. Alam niyo po, hindi ko po alam kung napansin ninyo doon sa video nung pinipirmahan ng aking ama yung batas na nagsasagawa nitong agrarian reform movement dito sa Pilipinas. Kung nakita niyo po yung picture, nandun po yung aking ama, may katabi po siya. Yung katabi po niya, Secretary of Agrarian Reform. Ang pangalan po, Secretary Conrado Estrella. Yung po ang lolo ng ating agrarian reform ngayon na Secretary. Kaya po kami, para sa aming dalawa, napakalaking karangalan para sa amin na maituloy ang sinimulan ng aming mga ninuno. At sana naman sa darating na ilang taon ay matatapos namin ang kanilang sinimulan para naman masabi natin na hindi natin napabayaan ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Andito din po ang ating kalihim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Siya po ang napakalaga po ang kanyang ginagawa at siyang
lahat po ng programa ng pamahalaan ng national government ay kailangan, para maging matagumpay, ay kailangan mag-uugnay at magandang coordination sa ating mga local government officials. Para naman, itong mga ginagawa natin na programa, mga proyekto, ay maging matagumpay. Kaya po, nandito po at siyang nagumigitna at nag-aayos niyan at nakikipag-ugnayan sa ating mga local government, si Secretary Benhur. Ang Lanao del Norte, First District Representative Khalid, Representative Khalid Dimapuro. Lanao del Norte, 2nd District Representative Siti Amina Dimapuro. Misamis Oriental, 2nd District Representative Bambi Emano. I forget your European. At lang the mother of the province of Lanao del Norte, ating butihing gobernador, Governor Angging Dimapuro. Kasama din po natin ang patriarch ng pamilyang Dimapuro na matagal na kami po ang tingin po namin sa aming mga sarili. Alam naman ninyo po na ang si Ali Dimapuro ay isa sa pinakamalapit na kaibigan at kasama ng aking ama. Kami ngayon ni Kung Bobby, Go Bobby Dimapuro, kami ay second generation na ng Marcos at saka Dimapuro na pagsasama. Kaya po, marami po tayong nagagawa dahil po matagal nang pinagsamahan namin. At Lanao del Norte Governor is also Dimapuro, the Misamis Occidental Governor, Henry O. Aminal. Isa pang, nakakalata tayo pagkakwento ko ito. Kasama po namin, alam nyo po, kung naalala ninyo, huwag nyong sasabihin oo, kasi pag sinabi nyong naalala ninyo, makakalata yung mga edad ninyo. Pero noon, meron yung youth movement, ang tawag ay Kabataan Barangay, yung KB. Kasama po namin si Gov. Henry doon. Mga bata pa kami, kaya Kabataan Barangay, yun ang youth movement. Ang boss nila, si Senator Aimee ngayon. Ngunit sa tagal ng panahon, pinalitan na niya ang kahulugan ng KB. Dati, Kabataang Barangay. Ang sabi niya, ngayon, Katagdaang Barangay na. Kaya't mahirap na, kailangan, hindi na natin masyadong pwedeng ipagmalaki dahil nakakalata tayo. The Bukidnon Governor, ang ating movie star, Governor Rogelio Neil Roque. Ang host natin para dito sa ating event ngayon, ang Tubod Mayor Dionisio Cabahog Jr. At ang pinakaimportante na nandito ngayon, na bumisita sa atin at kasama natin ngayon, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries. Lahat ng ating mga kasamahan sa pamahalaan, local and national officials, mga ibang bisita, ladies and gentlemen, distinguished guests, assalamu alaikum. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Totoo talaga na ang kasabihan na ang Lanao del Norte ay land of beauty and bounty. Isa po ako na magpapatunay dito na palilibutan ang inyong lugar ng mga talon, lawa at lambak na nagbibigay ng saya at magagandang tanawin, habang ang inyong mga lupain, kagubatan at karagatan naman ay puno ng yaman at pagkain. Upang lalong mapakinabangan ang nag-uumapaw na ganda at sagana ng inyong lugar, kailangan natin itong pagyamanin at alagaan. Kaya ang pagbisita namin ngayon ay hindi lamang para pagsakotuparan ng ating Comprehensive Agrarian Reform Program, ito rin ay ang aming pagkikilala sa inyong kahalagahan at angking potensyal. Sa mga minamahal kong magsasaka,
Narito kami upang personal na ipamahagi ang mga titulo ng lupa at iba pang tulong at serbisyo para po sa inyo. Alam niyo po, ang trabaho po ng Agrarian Reform ay hindi lamang magbigay ng titulo ng lupa. Kung hindi, pagkatapos na ibigay na ang titulo ng lupa, ay tuluyan magkaroon ng suporta. Kaya't nagbigay din po tayo, nandiyan po naka-display yung iba dyan sa labas, yung mga makinarya, mga traktor, mga thresher, mga sheller para sa mais. Ito po para matulungan natin ang ating mga agrarian reform beneficiaries para mapaganda ang kanilang magiging ani sa kanilang pagsisikap na pagsasaka para pakainin ang buong Pilipinas. Dito sa Lanao del Norte, 670 titulo ng lupa ang ipamimigay natin sa araw na ito. Hindi lamang po sa Lanao del Norte ang mahahandugan ng mga ito sapagkat mamamahagi rin po tayo ng mga titulo para sa higit sa 1,700 hektaryang lupa para sa mga nagmula sa Bukidnon, Camiguin, Misor, Misok. Higit sa 2,500 Certificate of Land Ownership Award at yung tinatawag ngayon yung e-title ang ibabahagi natin sa halos 3,000 agrarian reform beneficiaries sa buong Region 10. Kung susumahin po natin lahat, higit 3,000 hektarya ang ipapamahagi natin sa Region 10 kung saan 1,300 hektarya dyan ay din dito sa probinsya ng Lanao del Norte. Ito ay katuparan ng aming pangako na suyurin ang buong bansa, ang bawat lalawigan upang palakasin ang hanay ng ating mga magsasaka. Maliban sa paghahandog ng inyong mga titulo, layon din namin makita ng personal ang kalagayan ng inyong mga komunidad upang lubos na amin maunawaan ang inyong mga pangangailangan at magawan agad ito ng paraan at bigyan ka agad ito ng solusyon. Kaya naman, kasabay ng pamamahagi na ito, meron din kaming bitbit na karagdagang tulong upang lubos na mapakinabangan ninyo ang inyong bagong hawak na titulo ng lupa. Una ay ang 10,000 piso cash assistance mula sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program na programa ng DSWD na ipamimigay natin sa higit sa 1,700 benepisyaryo na magsasaka sa rehiyong ito. Bukod pa diyan, ay iba't ibang suporta na nagkakahalaga ng halos 13,000,000 piso ibinigay na natin dito sa Lanao del Norte at mahigit 70,000,000 piso na ibahagi na natin sa buong Region 10 mula noong 2022. Sa tulong ng mga programa ito ng DAR, mapapalawak natin ang kakayahan ng ating mga magsasaka at mapapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Lalong-lalo na para sa pagtulong hindi lamang sa mga nagsasaka, kung hindi, huwag natin pong kakalimutan ang kanilang mga pamilya. Ngunit, hindi po matitigil diyan ang pamumuhunan natin sa ating mga magsasaka. Dahil patuloy tayong nagpapagawa ng infrastruktura tulad ng mga farm-to-market road, ng mga irrigation system at saka mga potable water system. Bukod sa 21 proyekto na nasimulan na natin sa Bukidnon at Camiguin, merong pang higit 400 proyekto na nakakahalaga ng mahigit 27,000,000,000 piso na isusulong ng DAR na gawin para sa buong Region 10. Mga kababayan, ilan lang po yan sa mga ginagawa nating hakbang upang matiyak na merong sapat na pagkain ang sambayan ng Pilipino. Asahan ninyong pag-iibayuhin pa namin ang pagsiguro na namumuhay ng may dignidad at kaganiwaan ang ating mga magigiting na magsasaka. Hindi kami titigil sa paglilikha, pagpapatibay at pagpapatupad ng aming mga pulisiya nagpapagaan ng inyong pamumuhay
at magmapapayabong sa buong sektor ng agrikultura, hindi lamang dito sa inyo, kung hindi sa buong Pilipinas. Hindi po kami napapagod sa pag-iisip ng mga proyekto at programang maitaguyod namin para sa inyong kapakanan. Ang hiling ko lang ay ang inyong maayos at produktibong paggamit ng mga natanggap at matatanggap pa na serbisyo mula sa pamahalaan at ang inyong taus-pusong suporta sa ating mga layunin at mga hakbang para mabuo ang isang bagong Pilipinas. Sa ating pagkakaisa, sa ating pagsisikap, tiyak ang dagdag na kasaganahan sa inyong mga pamilya sa Lanao del Norte, sa Northern Mindanao, sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Saludo kami sa inyong lahat. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Thank you.